Tayo mga kanunal at nandito na naman tayo sa panibagong tagpo ng Usapang Nunal kung saan tatalakayin natin ang uso ngayong araw ng mga puso. Una sa lahat, binabati ko nga pala kayo ng Happy Valentine's sa mga nagmamahal, sa mga minamahal, sa mga magmamahal pala, mga sa taong walang nagmamahal. Happy Valentine's sa iyo. So ako na unang bumati sa iyo ng Valentine's greeting. So huwag na natin patagalin pa. Kung bago ka sa aking channel, i-click na ang subscribe button at huwag nyo rin kalimutan na i-click ang bell notification para lagi tayong updated sa lahat ng mga video. So, una sa ating mga listahan, mga kanunal, uso ngayon ang single. Etong mga single na tinutukoy ko ay ang mga single, syempre, literal, sila yung mga single na wala pang boyfriend, walang karelasyon, kundi eto yung mga tao na may family goals, barkada goals, food trip goals. Dahil yung wala silang gagawin ngayong araw ng Valentine's, no choice kundi gugulin yung oras sa mga bagay na kung ano yung mga nakapalibot lang sa kanila. Diba? Sobrang, ganyan lang, literal. Single, mag-isa ka lang. Diba? Pero dahil mag-isa ka lang, ayaw mo naman mag-celebrate ng ikaw lang. Yan, lalapit ka na sa mga barkada. Diba? Office mates. Tapos yung mga dating hindi mo nagagawa. So, gagawin mo na. Diba? So, pangalawa, uso ngayon na matulog, di ba? Pag-araw ng Valentine's at wala kang partner, wala ka man lang ka-date ngayong Valentine's, ay napakalamig ng Valentine's mo, kapatid. Ay wala kang ibang gagawin kundi ang matulog at hayaang lumipas ang oras nang mabilisan sa pamamagitan ng pagtulog, di ba? Para pagising mo nga naman ay tapos na ang Valentine's dahil hindi mo na maranasan ang ouch ng nag-iisa. Number 3. Ito naman, dumako tayo ngayon sa buhay estudyante. Uso ngayon ang mga klase ng mga boots, di ba? Mga boots. Yan, sige. Meron tayong tinatawag na prison boot. The prison boot, ang tao, ito ay, kumbaga, sa eskwelahan, magbabayad ka sa isang boot, tapos ilalagay kayo sa isang kwarto o sa isang kulungan. Depende sa kung anong tao, kung sino tao yung ilalagay mong name. So, ilalagay nila. Ngayon, pauso nga sa eskwelahan ng mga prison food para pagsamay o pagmachin ng isang dalawang magkukulo. Yung natitripan nila, yung nalilig sa isa't isa, ginagawa nila yan. Para yung dalawang tao na yun, yung babae at lalaki, di ba? Yung babae at lalaki. Ano kung may ibang gumagawa rin? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, ano kung anong drip nung customer nga, yung customer o client na pumunta doon sa booth na yon. So, ayun ang gagawin, di ba? And then, magkakaroon na sila ng kung ano ang ma-develop sila sa isa't isa. At meron din tayong tinatawag na marriage booth. Sa marriage booth, ito naman yung kasal-kasalan, di ba? Kasal-kasalan sa eskwelahan o kasal-kasalan sa kung saan ilalagay nung tao na yon yung pangalan ng dalawang individual na pupuntahin sila sa isang kunya-kunyari ang church at meron dong pare kunyari, meron dong abay, may ring na rin nakasama na plastic na rin. So, yan mga pauso yan sa Valentine's. At meron tayong tinatawag na message booth kung saan doon ka pwede magtapat ng iyong pag-ibig, magtapat ka, magbigay ka ng mga mensahe, magagandang hugot, yan. Ginagawa yan, na-experience ko yan sa trabaho, sa opisina. May ganyan kami noon dati. So, mag-ibigay ka lang doon ng papel, tapos may bayad yon. Tapos mag-a-announce na yung parang DJ na sasabihin na yung mensahe mo doon sa taong gusto mong pagsabihan ng mensahe. Kung di mo kayang direktahan na sabihin, so meron yung magsasabi na para sa'yo. So, yan ang isa sa mga pauso ngayong araw ng mga puso. Ang susunod naman ay kung uso ang mga single, syempre, uso din ang mga broken-hearted o yung mga bitter na tao. Anong meron dyan sa mga bitter na yan? Uso dyan
sa mga bitter na yan, syempre, the word bitter, naiinis siya kapag nakakita ng mga couple na sweet na sweet. At syempre, ang trip na ay maglabas ng mga hugot dahil feeling nila walang masaya. Hindi masayang Valentine. Dahil ang Valentine ay para sa mga corny. Corny ang maging sweet. Dahil sa kanila, ang Valentine ay isang sumpa. Sumpa sa mga taong hindi nakaranas ng pag-ibig. O sumpa sa mga taong nakaranas ng pag-ibig ngunit hindi nagkaroon ng hustisya. Hindi nagkaroon ng forever. So kung dati may karelasyon ka tapos nagkaroon ka ng hindi magandang relasyon, uso ka ngayon. Diba? So, ano bang uso ngayon? Uso ko pagka broken hearted, uso ang alak. Yeah. I'm not encouraging you to drink wine, di ba? Pero, yan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kapag malungkot sila, naglalasing sila, di ba? So, yan, isa sa mga uso. Trip ng mga broken hearted ang magbabad sa kalungkutan. Paano? Trip na trip nila manood ng mga sad movies. Diba? Lahat yung mga, alam nila mga pelikula na talagang nakaka-relate sila doon sa kwento, yung mga walang happy ending, yun ang mga pinapanood nila. Ano pa, mga sad love songs, yung mga love songs na ang mensahe talagang walang naging magandang dulot ang pag-ibig sa kanila. Ganyan ang mga gusto nilang pakinggan. Di po ba? Intindihan na lang natin sila. Kasi sila hindi masaya ngayon. So masaya ka ako dahil may love life ka, no? Di, joke lang. So next naman, mga kanunal, ay... Dahil araw ng mga puso ngayon, puso ang mga dates, puso ang mga candlelight dinner, puso ang pagpasyal, puso ang mga sweet talkings. Hindi muna uso ngayon ng away. Talagang solid dapat yung mga couple nagmamahalan yan. Dapat hindi nag-aaway yan, hindi nag-aasaran. Puro mga maganda mga sinasabi na sa isa't isa. Puro I love you. I miss you. Mahal na mahal kita. Diba ba? Ang ganda-ganda mo. Di ba? Ang pogi-pogi mo. So, ganyan yan, mga kanunan. Di ba? Pakiramdaman nyo na lang. Ganun talaga. Pag-araw ng mga puso, dapat happy lahat. Dapat yung mga nagmamahalan, patuloy na nagmamahalan at makikita sa kanila yung init ng pagmamahalan. Di ba? Eto ang kasunod naman, mga kanunan. Kung uso ang date, syempre, uso ngayon ang PDA. Diyan mo ngayon, eto ngayon, kinilisan ngayon ang mga broken-hearted. Kung makita nila ang mga couple na kung grabe, di ba? Dahil sa sobrang sweet nila, halos magkapalit na sila ng mukha sa pagkakadikit ng kanilang mga mukha. Di ba? Tapos yung mga yakapan, yung mga lingkisa na yan, yung mga holding hands na yan, naku, hindi nawawala yung mga kanunan. Dahil talagang pag-araw ng mga puso ay araw talaga ng mga puso, talagang mga puso nila nagdidikit talaga yan eh. Di ba? Ganun talaga eh. Talagang sweet na sweet yan sa isa't isa. So, yung PDA talagang. Huwag ka na mainis. Huwag ka nang maging selfish na sa mga couples na yan. Kung makita mo silang sobrang sweet, magbigyan mo na. Ha? Okay lang ha? Huwag ka na magalit ha? Ay, diring-diri ka na. Saan? Hindi ko pa na... Isang tayo pa yung nahihiya kapag nakakita tayo ng sweet eh, no? Sila parang wala lang. Ano pa kayo? Basta sila. Alam mo na yun? Ginagawa nilang... Hindi ako nagamit yung word, di ba? Baka maayari tayo ni YouTube. So, yun na nga. So, yun na nga. Alam mo na yun. So, next. Uso ngayon ang bulaklak, ano pa, chocolates, teddy bears, o kahit anong mga regalo na pwedeng ibigay sa mga babae. Actually, masasabi ko, Valentine's is for the girls only. Talagang para sa babae lang yan eh. Parang bihira yung... dito sa Pilipinas na ang babae magbibigay ng regalo sa lalaki dahil Valentine's. Siguro sa Japan. Sa Japan, ganyan. Nagbibigay ang babae ng tsokolate sa lalaki and then magtatapat sila ng pag-ibig sa mga crush nila. So dito sa Pilipinas, walang ganun. Palaging tayo ang nagbibigay, tayo ang gumagastos. Kaya lalong kumikita mga bilihan ng mga bulaklak, tsokolate at mga teddy bear. So ganyan yan mga kanunan, sistema na yan ng Pilipinas. Talagang pag-araw ng Valentine's yung rose, napakamahal. Pero kahit mahal, ibibilin mo dahil para sa mahal mo. Dahil yan ang uso pag Valentine's Day.
Di po ba? Kahit yung mga tsokolate, di ba? Yung mga nagda-diet, stop muna sa pagda-diet dahil uulan ngayon ng tsokolate. Di po ba? Okay lang po ba? So yun. Parang sa inyo yan. Sa inyo yan. Privilege nyo yan, mga kababaihan. Dahil Valentine's Day, sa iyo yan. Uso sa inyo yan. Di ba? So, medyo dumako naman tayo sa medyo dark na part ng Valentine's. Hindi na natin kayang, di naman sa pagkakaroon ng, kumbaga, pagsusugarcoat dito sa Pilipinas. We're saying that the Philippines is a conservative country, okay? Naniniwala pa rin naman ako. Pero may mga tao, o may mga couples, na nilulubos-lubos ang Valentine's Day sa pamamagitan ng uso ngayon ng reservation ng motel. Di ba? Uso ngayon ang reservation ng mga hotels and motels dahil sabi daw, hindi ko pa to na try, sabi daw na kapag Valentine's Day, fully reserved ang halos lahat ng mga hotel at motel. Dahil, syempre, nagmamahalan sila. Nilubos-lubos nila yung pag-ibig. Hindi sapat ang holding hands. Hindi sapat ang yakapan. Hindi sapat ang kiss. Hindi sapat ang mga sweet words. So pupunta na sila sa mas malalim na ginagawa ng mga couples. Okay? So ako, sorry, hindi naman sa pagmamalinis. Hindi natin ini-encourage yung ganyan. So kasi ang premarital sex ay napakabigat na responsibilidad. So kung pumasok ka dyan, dapat kaya mong panindigan niya, kapatid. So kung minor de edad ka, tumigil-tigil ka, baka matampal-tampal ka ni Kuya Daryl, ha? Tigil-tigilan yan, ha? Kapag young people, tumigil-tigil, pinag-aaral ka ng nanay mo, tapos madadat lang ka sa ano ba yung pulang bahay na yan? Ang sabi niyan, dahil mahal kita, gusto ko sa doon, di ba? Sa pulang bahay na yan. So, tigil-tigilan mo, ha? Ikaw, pag ikaw nakita ko doon, baka isa ako kita. Kamu pa yung boyfriend mo. Okay? So, pero yun ang uso talaga. So, usong-uso po ngayon ang reservation ng mga hotels and motels kapag araw ng mga puso. At ito rin ang tinatawag na may pinakamataas na rate na tumataas ang pregnancy rate ng Pilipinas. Kasi pag-araw ng mga puso daw dyan, mas maraming, syempre hindi naman agad mabubuntis. Syempre gagawin pa lang. So yung araw na mas madaming nabuntis dahil sa araw na yan. Okay? Last but not the least, mga kanunan. Uso ngayon ang mga umaasa, mga kanunan. Bakit uso ngayon? Siyempre, uso ngayon ng mga taong nag-aabang ng regalo na may matatanggap sila. Sorry mga girls, kayo to. Alam ko, nag-aantay kayo ng regalo ibibigay sa inyo ng jowa nyo. Or, kung single ka, nag-aabang ka na may magbibigay sa inyo ng regalo na kahit sino. Ang iba pang ang ginagawa para makatanggap ng regalo, sila mismo ang bibili ng regalo o ng bulaklak para sa sarili nila at dadali nila sa habang pauwi sila ng bahay, dala-dala nila yung bouquet na yun na binili nila para magmukhang may nagbigay sa kanila. Mukha kang tanga, 'di ba? Niloloko mo ang sarili mo. Mukha kang unggoy, 'di ba? So mga kanuna, so normal po nangyayari yan, pero I hope hindi mo ginawa yan kasi mukha kang tanga lang, 'di ba? Paniloko mo lang yung sarili mo, gumastos ka pa. Mahal-mahal ang bulaklak ngayon. At umaasa rin ngayon ang mga taong broken-hearted. Umaasa sila na makipagbalik ka sa kanila yung mahal nila sa buhay. Yung kanilang lost relationship partner. So inaantay nila yung baka sakaling ito February 14 na alam mo na baka ayoko mo na mag-boyfriend, baka kasi may pagbalikan siya, may pagbalikan siya, di ba? So asa ka na lang, di ba, kung talaga may pagbalikan siya sa iyo. At para naman sa mga lalaki, uso ngayon ang umaasa sa mga dahil ang tagal mo na naliligaw sa kanya. So umaasa ka, baka sagutin kanya ngayon. Diba? Umaasa ka. So ganun yun, diba? At sa lahat ng mga tao ngayon, alam ko umaasa kayo na may kadate kayo ngayon. So, kung wala, sorry na lang. Gawin mo na lang yung single goals, diba?
gawin mo na lang yung travel tours, di ba? Gawin mo na lang yung matulog ka na lang. So, yan yung mga pwede mong gawin kung umaasa ka na. May ka-date ka ngayon. So, sana natuwa kayo sa aking video tungkol sa araw ng mga puso. So, sana natuwa kayo. Kahit konti, di ba? Siyempre, medyo pinaghirapan ko naman itong ikwento sa inyo. Sumingit pa nga ako bago ako umuwi. Dahil uwian ko na galing trabaho, eh, nagsadya pa ako para lang meron tayong content ngayon. Kasi pag uwi ko, eh, dadaan tayo muna sa bilihan ng bulaklak o chocolate o teddy bear, di ba? Kasi alam mo, nag-aantay yung aking mag-ina, kaya kailangan nila ng usunghay ng regalo, di ba? So, para sa kanila itong Valentine's na to. So, I hope natuwa kayo sa aking video at mag-comment down below kayo kung meron akong na-miss na pwedeng uso ngayong Valentine's Day. At yon, para maki-operate man lang kayo dito sa channel ko. So, maraming salamat. Kung natuwa kayo, edi kung di kayo natuwa, edi huwag kayong matuwa. Leave a like, i-share mo itong video na to para lagi tayong kumalat yung Zabadard channel sa buong social media. So, maraming salamat. Happy Valentine's sa inyong lahat, sa mga single dyan, sa mga may love life dyan, sa mga magulang. Ayan, happy Valentine's po sa inyo. Sa mga bata, happy Valentine's sa iyo. Maglaro ka lang dyan. Mumuatupagay yung mga kalokohang bagay, ha? At pahabol ko pa lang, pinabati ko po ang aking asawa na si Maria Katrina Erika Jose Zabala. Ngayong Valentine's Day, mahal na mahal kita, mami, sa araw pong ito. Kaya lubusan ito, pasalamat sa mga suporta mo sa akin. At yun, mahal na mahal kita mula nung 2007. Mula 2007 until 2019, mahal na mahal kita. Lalo ngayon meron na tayong baby, si Yuri, si Eric, sa Yuri Zabala. Happy Valentine's Day, ha? Anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ni mami. At sa nanay ko, kay Corazon Zabala, happy Valentine's po. At sa aking bienan, si Marisa Jose. Yeah. Happy Valentine's po. Sa mga kapatid ni Erica, happy Valentine's. Kay Ate May, kay Rian, happy Valentine's sa iyo. Kay Clarissa, sa kapatid ko, happy Valentine's. Kay Allison, happy Valentine's sa iyo. So, bye-bye!